Nakakasyak talaga. According to ABS-CBN News Channel show On The Money, yung mga Filipino na magiging 60 years old, 63% sa kanila ay tatandang walang naipon at walang pera. 27% will be dead, yung 5% naman ay nagtatrabaho pa din kahit matanda na. Only 4% will be financially independent at 1% lang yung magiging wealthy. In other words, 5% lang ng buong populasyon ng Pilipinas ang yayaman. According naman sa CNN Philippines, last 2014, ang income ng top 50 richest Filipinos ay $8.45 billion. Katumbas yan ng 51% ng entire Philippine GDP growth. In other words, kalahati ng pera ng buong Pilipinas noong 2014, sa 50 tao lang lahat napunta. Nakakashock, di ba? Totoo talaga. The rich keeps getting richer while the poor keeps getting poorer. Ngayon, anong connection nito sa iyo? Well, you have two options. Kung ikaw ang tatanungin, anong pipiliin mo? Option A, gawin ang ginagawa ng karamihan, hinahayaan na lang nila na tumanda sila na walang naipon at walang pera. Or option B, alamin mo kung ano yung sikreto para makopya mo yung ginagawa ng mayayaman. Kung ayaw mong matulad sa madaming Pinoy na tatandang walang ipon at walang pera, at kung gusto mong malaman ng sikreto para makopya mo yung ginagawa ng 5% na yumayaman, continue watching this video. Yung iba ang sasabihin nila ayaw nilang yumaman. Ang nasa isip nila, pag mayaman daw gahaman, swapang kontrabida, malamang dahil to sa kakanood ng teleserye at telenovela. Pero ang totoo, marami sa mga pinaka-successful at mayayamang tao, sila pa yung pinakamapagbigay at pinakamatulungin sa kapwa. Madalas sila pa yung may pinakamalaking donation sa church at charities. At kaya sila yumaman ay dahil nagsumikap sila. Lahat naman ng tao gustong yumaman. Kahit hindi ka materialistic, sigurado naman kahit paano, gusto mo din itong mga to. Gusto mo ba na meron kang malaking savings para lagi kang handa pag biglang nagka-emergency? Gusto mo bang may sapat na income para hindi mo na po problemahin ang mga bills at utang? Gusto mo bang magkaroon ng masarap na lifestyle yung anytime nakakapag-relax ka? Gusto mo bang makapag-travel sa mga gandang lugar at sa iba't ibang bansa kasama ang pamilya mo? Gusto mo bang magkaroon ng time at financial freedom? Pwes, magagawa mo lang yung mga yan kung alam mo yung sikreto ng mga mayayaman. So what's the secret? Simple lang, baka nga alam mo na. Very obvious kasi at araw-araw mo tong mga nakikita. Pero ako, ang tagal kong inalam kung ano yung sikreto. Tapos isang araw, bigla ko na lang yung nagets. Nang magets ko kung ano yung sikreto, biglang tumalon ang income ko. All of my money problems naglaho na parang bula. Gusto mo na bang malaman kung ano yung sikreto? Here's the deal. Pag nanood ka in the next 5 minutes, sasabihin ko sa'yo. Pero bago yon, pakilala muna ako at ikukwento ko sa iyo kung paano ko ba nalaman itong sikreto. My name is Edward Reformina. I'm a college dropout, dating OFW, ngayon isang daddy from Quezon City. Nung bata ako, hindi naman kami sobrang hirap pero malayong malayo kami sa masasabi mong may kaya. Bata pa lang ako, may pangarap na ako, magkaroon ng magandang buhay. Ayaw ko talagang matulad sa marami na tumatanda na walang pera. May kasabihan na, kapag pinanganak kang mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, yun kasalanan mo na yun. Kaya nung 19 years old ako, nag-drop out na ako sa college para mag-abroad at maging OFW. Akala ko madaming pera sa abroad, hindi din pala. Madami ding mga OFW ang wala ding naiipon pag-uwi at pagtanda nila. Around December 2011, dun ako unang naging interested na alamin kung ano yung sikreto ng mga mayayaman. I started reading books. Dun ko unang nakilala yung mga mayayamang tao tulad nila Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Brian Tracy, Bill Gates, and many more. At lagi kong tanong, ano ba talagang sikreto? Bakit ang dami nilang pera? Yung iba, yumaman dahil nag-invest sa real estate, yung iba dahil sa stock market. Pero ang nag-iisang pinaka-common sa mga tao na to ay meron silang mga negosyo. They have their own business. Yun yung simpleng sikreto. Nang malaman ko yun, na-realize ko, oo nga no, lahat ng mga pinakamayayamang tao, pati na yung nasa top 50 richest Filipinos gaya nila Henry C., John Gokongwei, Lu Xutan, Jaime Sobel de Ayala, etc. Di ba lahat sila mga negosyante? Di ba lahat sila may mga business? Kailangan ko na ding magnegosyo, sabi ko. Kaso nga lang may problema. Paano ako magninegosyo? Wala naman akong kaalam-alam sa pagninegosyo.
Paano ako magninegosyo? Eh, wala naman akong malaking puhunan. Dalawa lang ang meron ako. Meron akong pangarap at meron akong determinasyon. Kaya ginawa ko, ginamit ko tong dalawa na to para makapagsimula. Now, kung meron ka ding pangarap at determinado ka ding yumaman, tuloy mo lang ang panonood mo dahil ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagaya yung ginagawa ko at paano mo magagamit ang negosyo ko para ikaw mismo ay kumita ng 1,000, 2,000, 7,000 and up to 11,000 pesos commission araw-araw. Tingin mo okay ba kapag kumikita ka na ng extra 2,000, 7,000 or more every single day? Ang maganda, hindi mo kailangan ng kahit anong business background, hindi mo kailangan ng kahit anong technical skills, hindi mo kailangan ng maraming oras, hindi mo kailangan ng malaking kapital, at kahit nasa bahay ka lang magagawa mo to. Okay, di ba? Balik tayo sa kwento ko. After kong mag-fail sa unang negosyong sinubukan ko, unang negosyo ko, nagtinda ako ng siomay, siopaw at noodles, may napanood akong isang video sa internet. At nalaman ko dun sa video na yon na pwede ka palang magkaroon ng business na 100% nag-ooperate sa internet. Online business na malaki ang potential income na pwede mong patakbuhin kahit nasa bahay ka lang o kahit nasaan ka pa. Gamit yung mismong cellphone na gamit mo, gamit yung laptop or computer na ginagamit mo. And I became very interested. Sabi ko, wow, talaga? Sa internet lang, sa bahay lang, tapos malaki ang potential income? Kaya ang ginawa ko, sumubok ako. Noong una, inaral ko paano magpadala ng email, paano gumawa ng website. Tapos, eventually, natutunan ko din kung paano gumawa ng online business systems. Noong una, nakakabenta ako pa isa-isa lang. Pero eventually, biglang pumutok ang negosyo ko and my business started earning 500,000 in a month, 1,000,000 in a month, and then 3,000,000 pesos in just 1 month, yung pinaka-best month ko. Palaki lang ng palaki ang income ko kahit ako di nakapaniwala. Wala na akong regular job at wala na akong boss na naguutos sa akin. Di na ulit ako bumalik sa abroad. Nabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Marami akong oras at kasama ko palagi ang pamilya kong mamasyal sa mga gandang lugar. At ang pinaka nakakatuwa, nakakapagturo at nakakatulong na din ako sa iba. May mga trainings at seminars kung saan nagtuturo ako sa iba kung paano yung ginagawa ko. We now have the biggest community of Filipino online entrepreneurs. At nakapagbayad na din ang mga company ko ng milyong-milyong commissions sa mga partners namin na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas, pati nasa abroad. Pero lahat ng yan nagsimula dahil sumubok ako at nag-decide akong magnegosyo. Ngayon baka iniisip mo, okay yan sa'yo Edward, good for you, ikaw na. E paano naman ako? Paano ako magkakaroon ng online negosyo katulad mo? E wala naman ako masyadong alam sa computer at busy pa ako sa trabaho ko. I understand. Karamihan ay busy sa pamilya nila, sa trabaho nila at sa araw-araw na mga responsibilidad nila. I understand, okay lang yan, don't worry. Naiintindihan ko, kaya gusto kong mag-propose ng offer sa'yo. Makipag-partner ka sa akin at hahatian kita ng porsyento ng kikitain ng company ko. Paano mangyayari to? Ganito. Ang isang sikreto ng business ko ay gumagamit ako ng automated system. Online business system na automatic nagbebenta ng mga products sa mga prospects at customers. Kaya kahit natutulog ako o kahit may ibang ginagawa ako, merong pa ding income na pumapasok sa business ko. Okay ba yun sa'yo? Tingin mo okay ba kung kada umaga paggising mo, pag-check mo sa laptop o cellphone mo, malalaman mo na kumita ka habang natutulog ka. Ganyang kasarap magkaroon ng automated business system. Now, partner up with me, makipag-partner ka sa akin and I will let you use my system. Ipapagamit ko sa iyo yung system na ginawa ko. There are 3 parts in this system. Una, part 1, hanap ka lang ng mga prospects or leads. Part 2, ang system ko ang magbebenta. And then part 3, babayaran kita ng commission pag bumili sila. Ang system ko ang magfo-follow up sa mga prospects or leads mo. My system will process the payments for you. My system will deliver the products for you. Basta ikaw, isa lang ang gagawin mo. Hahanap ka lang ng mga prospects o kaya magpapadala ka lang ng mga leads. Paano mo gagawin yon? Simple lang. Kaya mo bang mag-post at mag-share sa Facebook? Pwes sigurado matututunan mo tong business na to. Basically, ang gagawin mo lang ay mag-i-invite ka ng mga magki-click
sa mga ready-made websites na ibibigay ko sa iyo. So magkano ang ibabayad ko sa iyo? Depende sa bibilin ng mga ipapadala mong prospects. You can earn 1,000, 2,000, and even up to 11,000 pesos for each sales. Sa tingin mo, okay ba kung araw-araw kumikita ka ng additional 2,000, 7,000, or up to 11,000 pesos? Malaking tulong ba yun sa iyo at sa pamilya mo? Ang tawag ko dito sa system na to ay Ascending Profit System, or APS for short. We pay our partners somewhere around 35% up to 50%. Minsan naaabot pa ng hanggang 21,000 pesos ang kikitain mo mula sa isang customer. Ang laki ng commissions, di ba? At isa lang ang gagawin mo. Magpapadala ka lang ng mga leads or magpapapunta ka ng mga tao sa ready-made websites na ibibigay ko sa iyo. Maghahanap ka lang ng mga prospects or magpapapunta ka lang ng mga tao sa mga ready-made websites na ibibigay ko sa iyo. My system will do the selling, the follow-up, the product delivery, everything. Tapos, hahatian kita ng commission pag bumili sila. Marunong ka namang mag-post at mag-share sa Facebook, di ba? Promise, kaya mo ding magsimula at aralin itong business na to. Now, baka iniisip mo, bakit ang simple lang ng gagawin tapos ang laki-laki ng pwedeng kitain? Sinadya kong ganyan para maging very interesting at very attractive ito sa marami. Ngayon mismo, napakaraming tao ang nakakapanood nitong same video na pinapanood mo ngayon. Ang goal ko ay maraming partners ang matulungang kumita ng malaki. Pag mas marami akong natulungan na kumita, ibig sabihin, mas mabilis na growth yon para sa buong company at mas marami pa ako lalong maa-attract ng mga business partners. Win-win yon for the long term. And so far, okay na okay yung mga resulta dahil may mga kumikita na ng